Good morning mga katagay! Welcome to my vlog for today, you know? Ngayon ay Sabado de Gloria. At tayo'y lumabas ngayong umaga at pumunta ng palengke para bumili ng ating pang-ulam. At nag-grocery na rin ako para sa aking munting tindahan. Mga konting paninda lang, pandagdag. At ngayong araw, medyo bumili ako ng maraming ulam. Pero hindi ko kinalimutan yung paborito ng aking asawa. Siyempre, na bangus. Boneless bangus. Ito, hindi na kami mabubudol dito. Dahil ako mismo ang nagpa-boneless ng bangus na ito. So, andito nga pala siya sa aking likod, mga katagay. So, ang paborito kasi ng asawa ko ay yung nakababad sa suka at bawang. So, ngayong araw, ako ang gagawa nun pero iibahin ko yung pagmamarinate sa kanya. No? Dalawang piraso nga pala itong bangus na to, yan, dalawang pirasong bangus na malalaki, pinabolish ko na yan at pinahati ko na rin sa apat, no? Hinahati ko sa gitna at saka sa gitna. So, bali, apat siya sa isang pirasong bangus. So, hala, gawin na natin. So, ayun ulit, mga katagay, mag-umpisa na tayo na sa pagmamarinig natin ng ating boneless na bangus. Yan, no? Boneless na bangus. Yan, mag-umpisa na tayo sa pagmamarinig. So, medyo iniba ko lang yung aking style sa pagmamarinig. Pero kanya-kanya naman kasi tayo ng style. Saka kanya-kanya rin tayo ng version. No? So, itong akin ay para sa akin. Kaya umpisahan na natin, ano, mga katagay. So, meron tayo ditong mga sahog. So, syempre, yung ating number one sahog is yung ating boneless bangus. And then, syempre, yung hindi mawawala yung napakarami nating bawang. No? Bawang, tapos paminta. Ano ba yung ating paminta? Yan, paminta. And then ating asin. Mawawala yung asin. And then, toyo. Toyo. Suka. Kalamansi. No, kalamansi. And then, asukal. And then, maglalagay din ako ng konting laurel. Dahon ng laurel. Ano? At saka, sibuyas. Okay mga katagay, umpisahan ko na ang pagmamarinate ng ating boneless bangus, ano? So, muna kong munang ilalagay, syempre, yung aking toyo. Kadalasan, pag nagmamarinate tayo, isuka lang at saka bawang. Pero itong sa akin, syempre, sa akin, version ko to. I-try nyo, napakasarap nito. Ilang beses ko nang ginawa po ito, no? So, lalagay lang tayo ng toyo. Yan, medyo damihan natin. Ubusin natin yan. Siyempre, paghahalo-haluin muna natin mga katagay yung ating mga sahog. No? Tapos maglalagay ako ng suka. Kunting suka lang. Kasi may kalamansi po tayo. No? And then itong ating kalamansi. 10 pirasong kalamansi lang ito mga katagay. And then yung ating bawang. Yun. Yung ating kalamansi. Ng ating paminta. Gusto ko maraming paminta mga katagay. Then, maglalagay na rin pala ako ng kunting laurel, ano? Hindi pa pabango lang. Then, maglagay na rin tayo ng asin. Munti lang kasi mahalat na yung toyo natin. Tsaka, asukal. And then, halo-haluin lang natin mga katagay, ha? Hanggang sa mga maghalo-halo na yung ating mga ingredients. Titikman natin mga katagay.
Mmm, suabe. Sarap. And then, isasalin po natin ito sa maliit na lagayan. Ito na rin natin isasalin sa pinaglagyan natin ng kalamansi. Magtitira lang tayo mga katagay ng konti dito sa ating pinagkaluan, no? Yan. Then saka naman natin ilalagay yung ating bangus. Ang paglalatag natin dapat nasa ilalim yung kaliskis, no? Yan. Yun. Suabi are. And then, after natin malagay yung ating boneless bangus, ilalagay na natin ang dahan-dahan yung ating inalong pang-marinate, no? Yan. Kadalasan kasi suka at saka bawang lang mga katagay ang ginagawa ng iba, lalo na sa palengke. Tapos kung makikita mo sila pagka nag-marinate ng bangus, sobrang unti lang nang nilalagay nila na mapalasa dun sa plastic. Tsaka kunti suka, tapos okay na yun. Napakalasa na, pero itong atin, ang daming ating sahog. No? Dinimamarinate lang natin siya hanggang mamayang hapon. So, yan. Ganyan lang siya mga katagay, ha? Then, ililipat natin siya mamaya sa Tupperware para mas lalong, you know, kung nakikita nyo, akala nyo kukunti yung sauce niya, yung pag-marinate niya, pero napakarami niyan. Atin lang siyang i-segregate sa bangos para mas lalong kumapit yung lasa ng ating pinang-marinate sa mga bangos. Ayan lang, ganyan lang simple mga katake. Ayan. Tapos na ang ating minamarinate na bangus. Hintayin na lang natin ito mamayang hapon. Ito na nga pala yun mga katake, yung ating minamarinate na bangus. Inilagay ko na siya sa Tupperware para ilagay ko naman siya sa ref. See you mamaya. Ayan eh. Ayan, imamarinate lang natin yan dyan. Ayan, lagay natin muna yan. Mga adjust dyan. Taas. So, yan. Diyan na muna. Ayun mga katagay, tayo po ay magpiprito na ngayon ng ating minarinate na bangus kanina. Ito po. Yan. So, atin na yung ipiprito ngayon. Ngayon natin itong ulo. Ngayon natin ito mga katagay. Bango? Ang bango mga katagay. Kaya mga katagay, kung nakikita nyo, medyo kulay brown siya, no? So, kaya hindi natin masyado nilakasan yung apoy para hindi masunog yung kaliskis. Kasi binabad natin siya sa toyo, kalamansi, at suka. So, expected natin talagang maitim yung ating bangus. So, kaya dahan-dahan lang yung apoy. Kaya natin pong babalik ka rin mga katagay, no? Dahan-dahan lang, baka para hindi madurog yung ating bangus. So, ayan. Wow!
So, ganyan lang po pag nag-grito ng bangus. Medyo hindi malakas yung ating apoy kasi para hindi, para dahan-dahan din yung pagkakaluto ng ating bangus. Hindi siya ma-overcook. So ayan mga kadagay, additional pala sa ating ulam to. Kasama to sa pagluluto ko kanina ng ating sinabawang tahong. Huh? Additional yan sa ulam namin. Hindi ko na napakita kung paano pagluluto. Kasi nag-live ako kanina. So titimbla ko lang ng konti pa. Okay, oks na to, oks na. Mga katagay, goods na yan, goods na. Bye-bye!